Yo mga idol, ngayon nga ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba galit itong si Tobirama sa mga Uchiha. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. Dahil sobrang laking tulong na nga niyan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. And please, palike and follow naman ng ating Facebook page mga idol. Maglalagay na lang ako ng link sa description sa baba. So, game. During warring state period ay nagpapatayan na ang mga clan para lang sa lupa at kapangyarihan. And ang mga bigating clan nga noon ay itong Uchiha clan at ang Senju clan na mortal na magkaaway. Bali, bata pa lang itong si Hashirama at Tobirama ay sinasabak na talaga sila sa digmaan. And dahil sa digmaang iyon ay nawalan nga ng dalawang kapatid itong si Tobirama at Hashirama. Bali, doon na siguro nagsimula ang galit ni Tobirama sa mga Uchiha. In fact, sa sobrang galit niya nga ay napatay niya pa nga ang kapatid ni Madara na si Izuna. Siguro madami na din kayong nakitang memes patungkol kay Tobirama na galit nga sa mga Uchiha. Tulad na lang ng mga memes na to. Bali, kadalasan kasi sa mga member ng Uchiha ay nagiging masama talaga or naliligaw ng landas. Ultimo sa mismong ninuno nga ng Uchiha clan na si Indra ay may history na nga ng kasamaan na nagbalak din wasakin yung sariling bayan niya. At yung sa mismong abilidad nila na parang matutokso talaga sila na gumawa ng masama. Dahil nga para mas mapalakas pa yung mga sharingan nila ay kailangan masaksihan nila ang kamatayan ng isang taong malapit sa kanila. So syempre matik na yan, kung uhaw sa kapangyarihan ang isang Uchiha ay malamang sa malamang ay papatay talaga sila ng taong malapit sa kanila para lang mas maging malakas pa. Tulad na lang ng ginawa nila Izuna, Madara at Indra na pinatay yung mga kaibigan nila, maawik lang yung Mangekyo Sharingan. So isa na to sa mga rason kung bakit ayaw na ayaw nga ni Tobirama sa mga Uchiha. Siyempre, sino ba naman ang gugustuhing makipagkaibigan sa taong may possibility na patayin ka para lang sa ikalalakas nila? Kumbaga, para kay Tobirama, yung Sharingan ng mga Uchiha ay isang curse of hatred. So parang ayaw niyang gayahin yung kapatid niyang si Hashirama na sobrang bait sa mga Uchiha kahit na mortal na kaaway nila ito dati. And dahil sa kabaitang iyon ni Hashirama ay sinamantala naman ito ni Madara. Siguro confident lang si Hashirama na kaya niyang ipagtanggol yung sarili niya at yung village niya sa kahit na sinong Uchiha, or siguro sadyang mabait lang talaga itong si Hashirama. Di tulad ni Tobirama na haters talaga ng mga Uchiha. Pero alam naman natin na iniisip lang ni Tobirama yung kaligtasan ng Konoha laban sa mga banta. At para di na maulit yung mga kasamaang ginawa ni Madara na nagtangkapang wasakin ang Konoha. Dahil naniniwala si Tobirama na meron at merong magiging katulad ni Madara in the future. So hindi naman siya nagkamali. In fact, karamihan nga sa nagtangkang wasakin, hindi lang ang Konoha kundi ang buong mundo ay puro member ng Uchiha clan. Pero despite sa mga kasamaang ginawa ni Madara na leader ng Uchiha clan, ay binigyan niya pa din ng pwesto yung mga Uchiha sa bayan ng Konoha. At napagdesisyonan niyang magpatayo ng Uchiha Police Force. And pinagsama niya lahat ng mga Uchiha sa isang lugar. So that ay madali niyang maiimbestigahan yung mga to kung sakaling meron na naman maging katulad ni Madara. At the same time ay parang binigyan niya na din ng responsibilidad yung mga Uchiha nang sa ganon ay malibang sila at hindi na mag-isip ng kung ano-ano pang kasamaan. At para na din maipakita ng mga Uchiha yung katapatan nila sa Konoha sa pamamagitan ng pagprotekta dito. So yun nga ang dahilan kung bakit niya itinayo ang Uchiha Police Force. Pero meron din namang pinakisamahang member ng Uchiha clan itong si Tobirama. At ito nga ay naging estudyante niya pa. So kung matatandaan nyo, nung sinamon ni Orochimaru yung apat na Hokage ay ang daming ang tinanong ni Sasuke sa 1st, 2nd, at 3rd Hokage patungkol sa mga Uchiha. And na-realize din ni Sasuke based sa kwento ni Tobi na namana ni Itachi yung will or ugali ng 1st Hokage na si Hashirama.
Bali na-realize ni Sasuke na parehas na parehas siya si Rama at Itachi na gagawin ang lahat para lang sa bayan niya. At sinabi din ni Tobirama na ganun din daw ang mindset nitong si Kagami Uchiha. Para sa mga hindi nakakakilala kay Kagami Uchiha, siya nga yung ka-team noon ni Hiruzen at Danzo. At ang sensei nga nila that time ay itong si Tobirama. Pero kahit ganon ay hindi pa din nagpakampante si Tobirama dito kay Kagami. Dahil nga baka maulit na naman daw yung nangyari sa kapatid niyang si Hashirama. Bali hindi daw siya tulad ni Hashirama na basta-basta nagtitiwala. Tulad nung nangyari noon na sinamantala ni Madara yung kabaitan at yung tiwala ni Hashirama. Kaya nung nalaman nga ni Tobirama na unti-unti nang nagiging ugaling Madara si Sasuke at nalamang balak nito wasakin ang Konoha ay bumuelo nga ito na papatayin si Sasuke. Buti na lang ay pinigilan siya ni Hashirama. So napakaangas ng scene na to and sobrang badass that time ni Hashirama. Pero tingin ko ang pinaka number one reason ni Tobirama kung bakit siya galit sa Uchiha clan ay dahil pinatay nga ng 5 adult Uchiha ang walang kalaban-laban na nakababata nilang kapatid na si Itama. And yung Uchiha clan din siguro ang sinisisi niya sa pagkamatay ng bunso nilang kapatid na si Kawarama. Pero wala pang confirmation kung Uchiha ba ang nakapatay kay Kawarama, pero it's either Uchiha or Hagoromo clan lang ang maaaring nakapatay sa kanya. Dahil para sa mga hindi nakakaalam ay 4 nga silang magkakapatid. So paano kaya kung lumaki sila kasabay ni Hashirama at Tobirama, gaano kaya sila kalakas? Alam naman natin na basta Senju ay mga Hokage caliber talaga at mga halimaw sa lakas. And yun nga ang mga posibleng dahilan kung bakit galit si Tobirama sa Uchiha clan. So hanggang dito na lang. Diyan na nga nagtatapos ang topic natin patungkol sa kung bakit nga ba galit itong si Tobirama sa mga Uchiha. And kung nagustuhan mo itong ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like. At mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So salamat mga idol! Okay.